umalis po yung asawa ko. Iniwan po yung dalawang anak. Aking pong anak, iniwan. Iniwanan ka ng asawa mo, kuya? Iniwan po ako. Yung dalawang anak. Sira po kayo talaga. Pag si kuya dahil siguro sa hirap na ng buhay niya. Bulad ko. Kakausapin po natin si Kuya Rodolfo. Yan, Kuya Rodolfo, kumusta po? Mabuti naman po, sir. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Pwede na bang pumasok sa inyo ngayon? Sa barangay nyo? Ngayon po, sir, hindi pa. Gawa ng lockdown. Sabi po ng barangay, ay baka daw po katapusan. Ay baka okay na. Baka pa lang po, hindi pa rin baka pa. Sigurado. Hindi pa sila sure. Baka pa. Gawa ng yun ang sabi nila, baka pa. Dahil na sabi din nila baka mag-extend ka rin. Yun naman. Opo, yun kasi sabi nila, pero para sa akin ka. Sa inyo pong balita, sa inyong barangay lang ba yun o lahat ng barangay? Doon lang po sa barangay namin, doon lang po sa pagpasok na yun. Sa inyo lang? Oo, dito naman po ay hindi. Sa naman, buong Lipa, sa inyo lang? Doon lang po sa barangay namin. At gawa lang doon lang po na meron ng Ayun, napapansin niyo po, nandito po kami sa kalye. Kausap ko si Kuya Rodolfo kasi bawal pa pong pumasok sa kanilang barangay. Sa Lola Damiana. Oo. Ay, na-aksidente nga pala siya. Anong panoorin natin? Sa ospital? O kaya kami nang bahala doon? Huwag ka mag-alala. Hindi. Ay, ang ito po kasi si Lola ay na-aksidente po siya. Ayun, tinutulungan din po siya ng mga kaibigan nating vlogger. Pero sa ibang lugar man, nasa Bicol po sila. Yung mabait na, hindi katulad yung magiging vlogger din po kayo. So ano pong message nyo kay Lola Damiana? Yun nga, medyo matanda na si Lola. Tapos minsan lumalabas siya, wala siyang kasama. Message ko lang sa iyo, Lola, kung naiintindihan mo naman yung sinasabi ko, ang magiging message ko lang sa iyo, Lola, senior ka na, kailangan tayo ay wag na hinihiling natin sa lahat sa Panginoon na lagi tayong ligtas. Kaya nga may sinabi na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Humiling tayo sa Panginoon at para mangyari sa atin. Kaya yun ang sabi ko, ang message ko sa iyo, Lola, kung naiintindihan mo naman yung sinasabi ko sa iyo, kailangan kami na nagmamahal sa iyo kasi ikaw, senior na. Mahal ka namin, ayaw ka namin na ikaw ay mapahamak. Kaya ang gusto namin, lagi kang safety. Kaya para sa akin, ang gusto ko, diyan ka na lang, Lola, sa loob ng bahay. Dahil delikadong lumabas ngayon, lalo na COVID. Mahirap ngayon ang sitwasyon ng ating bansa. Wala nang kalat ang COVID. Kaya ang maganda, Lola, ang message ko sa iyo, huwag ka nang umalis ng bahay. At kung hindi ka naman pababayaan na nagmamahal din sa iyo, at kung ikaw ay lalabas, kung ang problema mula ngayon yung mga pangailan sa iyo sarili, siguro naman meron ding nagmamahal sa iyo, yung mga kasamahan mo na pwedeng basta huwag ka na lang lumabas, sila na ang bibili ng pagkain. Ng pagkain para sa iyo, para lagi ka ligtas. At ganun din dapat ang gawin ng iyong mga nagmamahal sa iyo, Lola. Yun lang ang message ko rin sa kanila. Dapat huwag na inyong palabasin si Lola. Dahil dapat samahan po siya, pero gusto niya lumabas. Dapat may kasama si Lola. Pagka gusto ni Lola lumabas, samahan niyo. Para si Lola ay ligtas. Hindi yung si Lola ay nag-iisa sa kalye. Ay, mahirap. Mahirap talagang
mahirap talagang lumiba ng karsada. Nagulat kasi siya, natuka siya bigla, may wala siyang kasama, buti lang may nakakita sa kanya. Ang message ko lang naman sa naka ano sa kay Lola ay sana naman si Lola ay maintindihan din ninyo at kung ano matanda na yan. Yun lang po may magiging message ko sa inyo. Marami pong salamat at huwag niyo po ring pabaya si Lola. Eh sa inyo Kuya Rodolfo, may matanda na ba kayo doon sa bahay ninyo? Si Tatay. Si ilan taon na po ba si Tatay? Bay, ang pagkakaalam ko po si Ray, mga nasa, mga nasa 80. Oo, 80. Mga 80 plus. Pero si Tatay ba pinapayagan pang lumabas ng bayan ngayong may pandemic? Hindi yung ginagawa, sir, ni Lolo. At gawa ng, pagka siya, halimbawa, siya may prostate siya, yung sakit niya. May prostate ba si Tatay? Oo, kaya nakasunda yung kanyang titi. Nakasunda. Pagka siya ilalabas sa bayan, lagi may kasama siya. Hindi yung mag-isa lang siya. Pero sa barangay niya, pinapayagan lumabas ang senior? Oo, pero pagka nakiusap naman sa barangay, may emergency, pwede. May emergency, pwede naman lumabas. Pero yung gagala-gala lang? Pero yung gagala-gala, hindi talaga may lalo na ngayon, may COVID pa dun sa amin. Bawal lumabas lalo ang senior. Bawal lumabas ang senior at pagka hindi pag hindi nagsuot ng mask at saka face shield. Eh Kuya Rodolfo, ilan ba ang senior sa inyo sa bahay? Ibig sa mga pamilya niyo po doon sa komunidad niyo, ilan ang senior sa inyong pamilya? Ang alam ko pong senior doon ay walo sir, ang senior doon sa amin. Kali kung aalis po yun, talagang lagi may kasama po. No, dapat po, hindi, kung minsan rin po, lumalabas din po sila. Oo, hindi niya lang lumalabas na lang. Lumalabas din po sila ng... Sila lang, kaya yun. Mag-ingat po sa mga, yung may mga kasama pong senior, minamahal natin. Yung mga lola po natin, lagi po nating samahan kasi ang matatanda po, may mga malalabo na mata, mahina na po yung mga kanilang mga muscle, kanilang mga buto. So kada lakad po ni ng ating mga lola, mga senior, lagi po nating alalayan. Dahil yun nga po, pag tumatanda na tayo, nanghihina na rin po yung katawan natin. Minsan, nahihilo, may mga sakit. Kaya yun lang po. Ano pong masasabi niyo sa ating mga viewers na senior na? Ang masasabi ko lang po sa kanila ay... Lubos po ako nagpapasalamat sa kanila. Ang masasabi ko po sa kanila ay talagang napakabuti po nila para sa mga katulad namin at saka kahit po sila ay senior na, hindi po sila nakakalimot na tulungan ang mahihirap na tao at yung mga senior din na katulad din po nila. At higit sa lahat, napakabait po nila. Sila naman po ay kung minsan ako yung nagme-message din sa kanila. Sa dami rin naman po na nagme-message sa akin. Kaya ako po ay nagsasorry sa inyo kung bakit ako hindi masyadong nakakapag-chat sa inyo. At gawa ng isa pa po, nakafocus po ako ngayon sa bahay at doon po sa pag-aalaga ng manok. Kaya lagi po akong busy. Minsan na, sa gabi po, yun, nakakapag-chat po ako ng ilang kaya, oras lang. Pagpasensyahan nyo po mga nag-chat po kay Kuya Rodolfo dahil madami po siyang inaasikaso, tinatapos yung bahay, tapos yung inaalagaang pinapalago po yung kanyang Rodolfo's Farm. Kung manukan. Malay mo doon, lumaki na po. Pero, talagang isa na siya sa magiging supplier, receiver. Sana. Pero kahit hindi naman po ako nakaka-chat sa inyo, ay narito naman po kayo sa aking puso. Hindi ko naman po kayo nakakalimutan dahil kung hindi po dahil ninyo, hindi po magkakaganito ang aking buhay, hindi po magbabago ang buhay ko.